Hello, luto po tayo ng palaya na may itlog. Ayan. Susunod kong lulutuin is yung sari-saring gulay na may konting karne at saka shrimp na may kalabasa, talong, Chinese cabbage, chayote, at saka yung long beans. Yan. Para sa hapunan. Para sa mga bata, ito po yung beef na may bawang at saka sibuyas. Gigisa lang na may oyster sauce, soy sauce, at saka salt and pepper. Ito yung uunahin kong lulutuin, yung ampalaya. Papainit muna ako ng mantika. Isa ko muna yung bawang. Susunod ko yung sibuyas. Ko na rin yung sibuyas at ilalagay ko na naman ngayon yung kamatis. Pag maluluto na yung mga ricados, isusunod ko yung ampalaya. Tapos yung itlog, salt and pepper lang yung ano, yung ilalagay ko yung lasa niya. Okay, the ampalaya is in. Wait until when it's cooked. Then ilalagay ko yung itlog. Ilagay ko na pala yung itlog at hintayin ko na lang maluto in few minutes. Tunay. Tapos na ang ampalaya ko. Sunod kong lulutuin is yung beef na with oyster sauce lang. Ilagay ko na yung garlic at saka ito yung maraming sibuyas. Yung ibang sibuyas, kinuha ko po dahil lalagay ko mamaya kung matapos na maluto yung beef. Andyan na po yung beef. Mix-mix ko lang. Habang maluluto. Mamaya lang. Lalagyan ko na maraming pepper kasi yung mga anak ko mahilig ng pepper. Lagyan ko pala ng ano, yung chili flakes kasi mahilig sila sa maanghang. Not too much kasi ako kumakain ng masyadong maanghang. Pero yun sila. Yun sila tatlo mahilig. Mix-mix ko lang. Pakpan. Hintayin ko mamaya. While the beef is cooking, magluluto din ako ng gulay. Nahin ko muna yung ano, yung pork. Papabrown ko ng konti. Yan ang beef. So, hintay-hintay muna tayo while this one is browning. Pag malapit na palang maluto yung ano, yung beef, lagyan ko siya ng sibuyas mamaya para sa garnishing na lang. Tapos ito, hintayin ko lang yan mag-brown. Tapos, gisa ko yung ano, yung shrimp. Pagkatapos. Kunin ko yan, tapos ilagay ko yung shrimp. Lagyan ko pala siya ng konting asukal. Besides sa pepper at saka salt, nilalagyan ko pala ng asukal. Konti lang. Malapit na siyang mag-brown. Mga 2 minutes siguro kunin ko na siya. So ito, kunin ko na to at ipigisa ko yung ano. Susutay ko yung shrimp. Lagay ko na pala yung shrimp. Lagyan ko ng konting asin at konting pepper. Mix-mix lang din. Yan. Ito na yung beef. Kulang pa yan. Ito yung shrimp. Kunin ko na to. Hindi ko siya masyadong lutuin. Sarap pa ganyan lang. Set aside ko muna yung shrimp. Tapos nilagay ko ulit yung ano, yung pork dyan. Nilagay ko na yung garlic.
susunod yung ano, yung sibuyas. Hintayin ng konti para magiging brown. Talaga yung sibuyas. Ito ko na yung sibuyas. At maya-maya, pwede ko na rin i-mix yung ano, yung karne. Now, lagay ko na din yung ano, talong. Lagay ko na lang din yung sayote at kalabasa. Mix ulit. Ano, na isang kalahating kutsarang oyster sauce. Lagay ng pepper. Kunting pepper flakes pala. Kunting asukal. Asin. Tila. Takpan ko muna ng siguro mga 2 minutes and then babalikan ko. Ilagay ko yung shrimp. Ilagay ko yung shrimp at saka i-mix. Yung itsura ng beef. Malapit na siyang ano, maluto. Mix ng konti. Lagay ko na yung sibuyas na ano. Luto na siya eh. Lagay ko yung sibuyas. Yan. Mix ko lang. Luto na siya. Luto na. Tapos na yung beef. Ito yung resulta. Dawa yung natapos. Ang palaya, beef, at saka yung gulay na naman. Pala yung ano, yung red pepper at saka yung matigas na part ng Chinese cabbage. Mix lang. Tapos after siguro mga 1 minute, lagay ko yung ano. Yung Chinese cabbage na talaga. Ano siya, malapit na siyang maluto. Nilalagay ko na at mix ko na din. And then, lagay ko na sa ano, serving plate namin. Mix ko lang. Yan na yung gulay. Tapos na. Good for 3 days na ulam. Tapos yung blue rice na ginaya ko lang din kay pagka blue rice ano eh? Gemini vlog at saka kay Ate Charing. Sarap talaga. End up nag-order ako ng ano ng blue, blue, nga unta siya. Sige te.